Hello everyone, Nicole Cordoves here. I know it's been a while, but I can't believe I'm saying this again. Welcome back to my channel! And today, we will be getting to know more about our very own Queen Gabby Basiano, or Binibining Pilipinas Intercontinental. Oy, tama yun ah! 2022! Hi Gabby! Hi Ate Nicole! Ayun, so kamusta ka? Ready ka na ba? Ready na. Ay, confident yun na. Ready na kasi aalis na tayo eh. So, kailangan. So, hindi ka stressed? Are you all packed? I think it's part then of our preparation na mas-stress ka talaga. Pero, dapat masurvive mo yung mga days na yun. Yeah, totoo yan. Endurance talaga yung labanan, guys, pagka-beauty queen. We can talk about your preparations later in more detail. Pero now, balikan muna natin yung naging journey ni Gabby. Because I feel like you're also close to my heart because 2 consecutive years ka na-join. Tapos yung year pa na you first joined, it was the pandemic pageant. Yes. So there were a lot of workshops and interactions between us, including si Queen Kat. Mm-hmm. So feeling ko mas naging close kami sa girls more kasi there were the introduction videos. Yes. Diba? And I watched your introduction video a while ago, from 2 years ago. Mm-hmm. And I was like, grabe, Gabby has grown so much. Mm-hmm. I didn't realize na nag-change ako until pinanood ko yung videos. Kasi after the coronation this year, nag-look back ako dun sa mga videos from Binibining Pilipinas. And then nakita ko na very ganun pa ako before. Parang shy. And then nung this year na, lumabas na yung talagang personality ko. Nakita ko din talaga na parang mas nakapag-perform ako this year compared to last year. When I was watching your introduction video, parang very memorized pa si Gabby. Oo! Parang nag-speech siya every time. Pero napansin ko dito sa second year mo joining, mas umaariba ka na. Like, you shook off like the stiffness and wala ka na masyadong memorized. Mas personality na talaga to ni Gabby. Oo. And this year kasi, parang nakita ko din na parang mas na-appreciate ng tao kung ipapakita mo kung sino ka talaga. So what are the things that you had to unlearn from your first try? And then the new things you learned on your second try that worked for you? More on sa Q&A kasi ako trinay ko talagang i-develop siya. So, trinay kong mas maging natural and kalimutan ko na yung mga memorized lines before. So you mentioned yung Q&A kasi usually, so first try ng girls, I can't imagine kung nag-second try and then it kind of haunts you eh, yung final question and answer. Yung sa question mismo, nung first year mo, tapos umuwi ka na runner-up and hindi corona, nire-review mo ba yung Q&A mo na yon over and over again? Binibilang ko yung seconds na nag-stop ako dun sa Q&A ko. Kasi nagkaroon ako ng konting pause because meron akong hinahanap na specific na word na akala ko nasabi na nung mga naunang nag-Q&A. So parang nasa isip ko na parang ano ulit yung word na yan? So nag-stop ako. So yun yung palagi kong iniisip na lalo na nung nag-join ako this year. Oh my gosh, paano kung yun ulit yung mangyari sa akin this year? Yun yung worry ko naman this year. So how did you feel after you answered naman your Q&A this year? Na-feel mo ba na, ito na yon, I nailed that one, magkaka-corona ako this time? Hindi ko inisip na sobrang ganda nung sagot ko. Mm. Pero nabingi ako sa lahat ng questions. Sa lahat, pati yung nauna sa akin, pati yung after sa akin, nawala. Ako na lang talaga. Kasi sabi ko nung this year na hindi ako makikinig sa questions ng iba. Hindi na ako mag-a-answer ng question nila. Kasi nako-confuse ako kung nasabi na ba nila yung sagot na yun or sa utak ko nasabi yun. So after ko mag-Q&A ngayon, sabi ko, okay naman yung sagot ko. So mag-pray na lang tayo na ito na yun, itong year na yun. Pero your journey did not start smooth this year. Yes. And syempre, abangers ako lagi sa mga nag-a-apply sa Binibini. And napansin ko na maraming mga repeaters this year, bumalik from the year before. So let's start with your decision point. Like, anong moment yung nagpasabi sa'yo na, alam mo, sasali ako this year, final answer? Confused pa ako nung mga nagpapasahan na yung iba. Sabi ko, this year ba ako sasali or next year? Tatapusin ko ba yung reign ko as first runner-up? Or puputulin ko na join na ako. And then nagkaroon ako ng invitation sa Thailand. And then, dahil yun sa advocacy ko, na parang nakatulong ako sa isang, hindi ko in-expect, nakatulong ako sa isang tao. Dahil lang sa simpleng reply ko dun sa message niya, hindi ko alam na suicidal na pala siya.
merong nag-message siya sa akin na Thai, and then nag-open up siya, and nag-reply lang ako, as in nag-reply lang ako ng advice ko dun sa, based dun sa message niya sa akin. And he was a pageant fan. Yes, oo. And then nung nandun ako sa Thailand to receive the award, nag-ask muna ako, bakit niyo ako bibigyan ng award? Para saan? Tapos, kwento na sa akin na, etong guy na to, nag-message sa'yo, and then so on and so forth. Tapos, so you flew there without knowing yet na parang yun pala yung backstory behind the award. Yes, kasi gustong-gusto ko naman talagang pumupunta ng Thailand talaga. Palagi talagang pag out of town, okay, Thailand. Ganun. Tapos, nung last day ng screening, ng binibini, nasa Thailand ba ako? Tapos, dun ako nag-decide nung narinig ko na yon na parang, okay, first runner-up pa nga lang ako. Parang nagkaroon ako ng impact. So, what more kung talagang i-push ko na dun sa gusto ko na mag-represent ang Philippines? Ano pa yung mga pwede kong gawin? So, nung time na yon, nag-send agad ako ng resignation letter. Ooh! Yes, tapos hinabol ko na yung application form. Imagine na sa Thailand ako, may dala akong application form. Mm-mm. Kasi hindi ko mga sure kung magpapasa ba ako or what, yung ganun. And then, yun naman, na nalaman ko na lang na natanggap na pala nila yung application form ko through an interview ni Tito Mario with Sir Hines. Okay. Na oo, meron kami mga online applicants, andun yung pangalan ko. Ah, okay, natanggap nila. So, uh-oh, tuloy. Yeah. So, nung time na yon, yun na yung sabi ko na, okay, kaysa naman, antayin ko pa next year, why not this year na lang, dire-diretso na. Mm-mm. Tapos, noong umiyak pa. Kasi iba yung pala yung pressure niya. Nang second time around? Nang second time mo, tas first runner-up ka na. Kasi parang no way down ka na. Yeah. Paakyat lang. Better yung makuha mo this time. Oo, tas ang dami kong nababasang mga ano na, parang nawala yung glow niya. Mm. Parang mas maganda yung last year. Yeah. Mga ganon. Tas yung pinakamasakit pa doon, it's not her year. Ah. She will not win a crown. Yeah. Ganon. So, ano yung mga naging first reaction or responses mo upon reading these comments? And then, kakapasa mo lang. Tapos, feeling mo destiny pa kasi na announcement by Mario dumawal pa through TV Patrol na nandun yung pangalan mo, di ba? So, umiiyak ako. As in, like, mga first few weeks ng binibini journey ko this year, umiiyak talaga ako. Kasi grabe na yung nafe-feel ko. Tapos, parang hindi ko pa siya alam kung paano ko iti-take. And then, yun, kinausap ko na lang yung mentor ko. Na parang, kuya, ang dami kong nababasa. Hindi ko naman sinasadyang basahin. Mm-mm. Talagang, pero mo, tinatag ka eh. Di ba yung mga ganun? Tapos meron pa yung pag-scroll mo, ay, may comment na mahaba. Oo. Yung ganun. So, nababasa ko siya. Tapos sabi na lang sa akin ng mentor ko, mas kilala mo naman yung sarili mo kaysa sa kanila. And kung may comments silang ganyan, eh, they prove them wrong. So, mula nun, in-enjoy ko na yung journey. There's time pa na kaming mga repeaters, sabay-sabay kami umiiyak sa condo ko. Kasi after ng activities, pinadala ko sila ng condo. Magkikwentuhan kami, tapos mag-iiyakan kami. Pero after namin mag-iiyakan, ano ko ba? Okay lang yan. Uh-oh. Challenge lang yan, ganito-ganyan. Tapos after nun, okay na, normal na ulit. Kailangan nyo lang talaga ilabas. Oo, tsaka kailangan, alam mo din yung feeling na hindi lang ikaw mag-isa pala yung nakaka-experience na. So kayo-kayo to nila, Josh? Oo. And Josh, Karen, Graciela, Jane, Henubisa, yeah. And si Diana Maki. Ooh. Even though di siya repeater, pero palagi naman siyang kasama. Palagi din namin sinasabi sa isa't isa na if maging masyado kang focus dun sa crown, always remember na ang reign mo is just a year. Pero kumbaga yung mabibuild niyong friendship, pwede pang maging lifetime yun. Going back to your journey on your second time around sa Binibini, parang we always say nga na preparation is key. Diba? Pero ikaw, you went a different route na kahit na hindi ka 100% prepared, kumbaga, you went for it pa rin because you felt like it was your time. Mm-hmm. So, anong advice mo for the other aspirants naman na who feel they're not as ready as they could be? And then, yung steps that you took that they could also apply to themselves to actually eventually get there before the coronation night? Ang pinakatutunan ko is hindi ka talaga magiging ready. Kasi ang daming pwedeng pumasok sa journey mo na hindi mo ina-expect or even labas pa siya sa
dun sa pageantry, marami kang may encounter, hindi ka magiging ready. Pero ang important is, ready ka to face the challenges. Thankful naman ako sa team ko kasi andyan sila to back me up. So kahit anong preparations na kailangan ko, pag-usapan lang namin ngayon, tomorrow, na ready na nila. And UC Kuya RL kasi very hands-on sa akin. So pag may mga kailangan akong i-improve, siya una pang magbe-message kesa ako mag-consult sa kanya. Sabi niya, nakita ko yung video mo sa ganito, let's work on that. Sabi ko, yes po, ganito, ganito. Since you brought up your team na, I'm actually very curious about them and I wanna get to know them more. And I feel like itong episode na to is the perfect way also na magbigay pugay din sa kanila, hopefully. Because hindi masyadong maingay yung team mo eh. Mm-hmm. Pero at the same time, every time na lalabas ka, people can't help but ask who are the people behind her, because you have been serving like iconic looks. I host pageants in different provinces now and laging may Gabby Basiano inspired gown. We'll talk about her looks more later on. Pero now, let's start with your team. You mentioned RL. Ano yung naging role niya sa buong journey mo? Hindi lang kasi siya mentor sa akin. Kasi when I lost my mom, siya na yung palagi kong kasama, palagi kong kausap. So more on like naging family ko na siya. Hindi lang siya, pati yung iba na part ng team namin. And siya yung tipo ng hindi kanya sasakalin sa training or sa kung anong mga dapat mong gawin. Kasi gusto niya ma-realize mo kung ano yung dapat mong gawin. But pag nakikita niyang naglalock ka na ng sense of responsibility, dun ka na natatapikin na parang may nakakalimutan ka siguro. Tapos, now that in this edition ng Binibini, you won both the long gown and the swimsuit na sash, na best in long gown, best in swimsuit. Anong feeling mo nun? Nagulat ka ba? Sobrang gulat ako sa swimsuit. Kasi, ba't tawa-tawa ka nun? Hindi kasi, alam mo, hindi talaga, alam ko namang hindi ako yung parang pinaka-toned yung katawan, ganon. Kasi, kung sa diet, nag-workout, nag-diet naman ako ng workout. Pero there are still days na talagang hindi mo maiwasang kumain. So hindi talaga mawala yung lower belly ko talaga. I think it never goes away, ever. Eh ako, ano ko eh, medyo malaki yung dito ko eh. Balakangin. So nagmumukha talaga akong wide. Tapos yun na nga, hindi din ako toned. Tapos nung tinawag akong best in swimsuit, hindi ko talaga... Wait lang, baka mali yung number. Pero nung tinawag... Uy, grabe ka! Tama yun! Tapos, umiiyak na ako noon. Oo, kasi iba yung feeling na parang lahat ng sponsors hindi tinawag yung number mo. Pero biglang tinawag ka sa major awards. Yeah. So parang ako, iyak na ako ng iyak noon. Tsaka kasi, nung this year ko lang nalaman na sabi nila na parang naging pattern daw na pag manalo ka daw ng isang major award, mm-mm, may chance na daw na makuha mo na yung ano. Totoo yun. Kaya nga, parang nung first year ko, hindi ko alam eh. Ah. So, okay, nanalo ako ng ano, long gown. Pero nung this year, na tinawag ako ng swimsuit, tapos tinawag ulit ako ng long gown, iyak na ako ng iyak. Kala mo pinatungan ako ng crown sa ulo. So, hindi nga ako ganun ka-confident sa body ko nung time na yun. And then, tinawag ako, tapos biglang after ng coronation, sabi ko talaga kay Kuya RL, dad pala, nakipagpustahan na ako sa'yo. Kasi sabi ko, mas confident ako sa gown. Mm-mm. Kasi nga, super creative ng mind ng mga designers ko. So, talagang, kung merong na-pressure sa amin from last year na gown, sila yon. Sila yon. Hindi ako yon. Grabe naman kasi yung perlas gown. I still can remember that. And ang dami nagre-reveal na ganun ngayon sa mga provincial pageants na may pa-ganun. Oh, diba? From Catriona's Lava Walk, may Gabby Basiano, Bello reveal na, diba? Totoo. Nakakatuwa nga kasi nung first na-join ko, diba, nalo ko nung best in long gown. Siguro after 2 days lang, nakabelo na yung mga nakikita ko sa ibang social tinatag media. Tinatag ka. Ang cute. Tinatag ako, tapos may mga comment na sino ka dyan at gano'n ba siya. Even in Miss Q&A, meron na yung Anaya. So ano naman yung patikim mo sa amin about your upcoming controversial na pag-uusapan in a way na that caused in your international competition? I'm very happy kasi I wasn't expecting na ganun yung kakalabasan niya. Mm. Actually, kanina ko lang siya nakita. Ooh! Yes! Natapos na kasi naka-sketch na siya eh, na-explain na din sa akin.
at first, sabi ko, ang dami nang nagkaganyan. Sabi ko, ang dami nang nagkaganyan. Halos yung mga nakikita ko sa iba palaging may ganyan. Tapos sabi nila na, iba to, nung sinabi nila. So, okay. Ang lala ng story behind dun sa natcos na yon. So, okay, sige, laban. Uy, na-excited naman ako. Alam mo, hindi ko malalaman yung story about it kung hindi nila in-explain kung saan galing yung story. Yeah. Ano. So, very deep talaga nung meaning. Grabe din mag-research yung team mo, no? Oo, super, super talaga. Hindi ko nga alam na may ganung story pala dun sa... Oo. Actually, nung sa natcos ko sa binibini nung this year, naging very controversial siya kasi nga, Virgin Mary yung natcos ko. But then, akala ng tao, I was just doing it para lang... Mapag-usapan. Oo. But then, yung story behind naman kasi nun is, yun yung patron saint namin. Mm-mm. And talagang pinoprocession siya sa amin. Mm-mm. So, why not bring Borongan to the national stage? Yeah. Okay. So, the important thing naman kasi is, nabubuksan yung conversation around it. And along the way, hopefully, we get to educate each other. Lalo na sa lawak ng kultura natin dito sa Pilipinas, parang hindi natin talaga ma-discuss lahat, matatouch on lahat. But then that's also the richness of it. Diba? So, thank you so much for representing your province so well. Diba? This time, your other support system naman because yung parents mo played very important roles, very different roles also in your pageant journey. So let's start with your mom. I think as pageant fans, we all know the story behind Gabby's mom and how she was your source of inspiration for you to join the pageant. But why did she want you to join Binibini so much? Nung first, pinunta kasi ako nila sa Borongan. So merong nag-approach sa akin na parang sa school lang. Siguro mostly talaga magsa-start sa mga school na pageant. Nagtanong sa akin kung gusto ko daw mag-represent nung department namin. Sabi ko, sige, pwede ko naman i-try since nagmo-model naman ako. And then nung trinay ko siya, yung mom ko nasa Manila nung time na yon. So, chinat ko lang na pinapasali ako nila ng ganito, ng ganito. Sabi niya, sige, pwede mo naman i-try. So, naging supportive siya mula talaga sa day one. Tsaka kasi nung nagmo-modeling pa lang ako, si mama na yung kasama ko. So, stage mom na talaga siya. And how about your dad? Kasi may nabasa din akong article na parang yung dad mo naman, you worried about you. You medyo hesitant. So, nung mga una-una, pag coronation, aawayin niya ako. So, bago ko malis ng bahay, aawayin niya talaga ako. Tapos, pero nananalo naman ako kasi parang alam mo yung mindset ko na kailangan ko ma-prove kay papa na pwede ako dito sa industry na to. Oo. So, nagiging motivation ko yun. Hanggang sa naging joke ko na yung, awayin mo ulit ako, may pageant ulit ako mamaya. Ganon. And then, nung ngayong binibini journey ko, naging distant kasi muna ako sa, kaila ate sa, for example, kaila papa sa communication. Kasi, grabe yung pressure. At ayokong ibuhos sa kanila. So, nagkakamustahan lang kami every once in a while. Tapos, nagulat ako kay papa. Nandun na kami sa loob ng parang dressing room. May nireceive akong mahabang message. Tapos sabi ko, oh my gosh, kung basahin ko to ngayon, iiyak ako ngayon pa lang. So binasa ko, tapos the very, si Papa kasi hindi vocal when it comes to kung anong nararamdaman niya. First time siyang nag-I love you. Tapos sabi ko, oh my God. Inasar ko na lang siya para di ako maiyak. Uy, nag-I love you. Kaya I love you too pa, thank you so much. Ganon, panoorin niyo na lang ako later. Tapos, dun na parang grabe si Papa pala yung support niya. And then nung pag-uwi ko, nung parang nag-homecoming kasi ako sa Borongan, pag-uwi ko, dumaan ako ng bahay namin. Diyos ko, parang museum ko na. Mga pictures ko nakalatag dyan sa... Wala dun before, kasi before, yung nilalatag niya lang yung mga sash. Nasa isang wall lang siya. Pero nung nagulat ako pag-uwi ko, kahit saang wall, nakalagay yung mukha ko. Tapos hindi ko na siya kagaya dati na, paano ba yan? Tanggalin mo naman. Hinahayaan ko na lang siya na ngayon. Kasi parang yun yung way na ng pag-express na proud siya. Ganun. So what was the first thing you told your mom the moment you were crowned? Parang you syempre you whisper a prayer. Ano yung nasabi mo nun sa mom mo?
hindi siya nung na-crown na ako eh. Nung dun mismo sa stage. Mm-hmm. Siguro more on sa backstage ata na sinabi kong ma, oh my gosh, magkukumpete na tayo internationally. Pero before mag Q&A, I can still remember na sinabi ko na ma, I know na nandito ka. Please help me. Ganun ako talaga. As in, out loud ko siya sinabi. Para at least baka kasi mahina pag hindi ko sinabi out loud. Para sure. Para sure na marinig ni mama. So yun, nag-pray. Tsaka siya talaga yung ano ko every time na nagbe-breakdown ako before. Every time na nagbe-breakdown ako, umiyak na umayaw ko na yung mga ganun. Humingi ako ng tulong through her. Mm. Na ipag-pray niya ako kay Lord. Yeah. Parang ganun yung prayer. What about with your dad? Like, the first time that you saw him in person or maybe a text message right after you were crowned? Tinawagan ko siya. Nag-video call kami, nakapantulog pa ako noon. Yung after mismo ng coronation. Uh-uh. Tinawagan ko siya morning na or afternoon na kasi alam kong tulog na siya eh. So pagkatawag ko sa kanya, nakapambahay lang ako, nagkakalat pa yung eyeliner ko. Panda eyes ka pa. Oo, panda eyes pa. Kasi diba, pag nagtatanggal ka ng makeup, minsan may mga naiiwan. So nung time na yon, sinuot ko na agad yung crown and sash. Kasi inuwi ko talaga yung crown. Mm-mm. Sabi ko, Kuya June, sige na, ipuuwi mo na sa akin yung crown. Isang gabi lang naman. So inuwi ko siya. Pagka-uwi ko, pagkagising na pagkagising ko, tinawagan namin ng ate ko yung father ko. Suot ko yung crown. Akala ko ako lang yung may surprise. Si Papa may surprise, may tarpaulin na siya. Mga recent photos agad yung... May collage ka agad at na-print out pa! Yun nga, sabi ko, di ba pag mga ganyan, 3 hours muna bago lumabas. Tapos yung pag-edit-edit pa, siya andyan na talaga. Sabi ko, wow, mas na-surprise pa kung meron ka na ng mga recent na photos. Sabi niya, syempre. Tapos nilagay niya agad sa gate namin. Oh, ganun siya. Nandito nakatira si Gabby Basiano. Baka may pila na yan sa gate yung pagtapos. Ganun talaga. Tapos sinabi na talaga na ano, good job, good job. Ang galing mo kagabi, ganun. Tapos nung time kasi na yun, nandun din yung sister ko na nasa ibang bansa. So umuwi siya nung time na yun. So sabay-sabay silang nanood. Tapos kinikwento niya na ng ingay-ingay namin, gato ganyan, gato. Tapos nakakatuwa na nakikita kayo yung tatay ko na proud. Tapos yung smile niya kasi gato lang eh. Mm-mm. Yung mga tipid sa emosyon na tatay. Oo. Ganyan lang. As in, ganyan lang siya. So, dun lang. Naging proud na ako na at least nakikita ko siya ang happy niya na. Kasi dati ko ni-question niya ako na, sure ka ba? Sasali ka pa ulit? Kaya mo pa ba sumali ulit? Kung ano man kaya yan. Ito, ganyan. Gagawa ng paraan lahat ng bagay. Do you have a message for your dad now that you're about to compete? Diba? Yun. So, Papa, if you're watching, alam ko palagi mo ako sinesearch sa YouTube. Pag nanonood ka, I just want you to know na I'm happy na you started to show your support sa akin, especially in this journey. Naging big help siya sa akin, lalo na nung second time ko. Kasi parang dun ko na inuhugot yung lakas ko eh, sa dad ko. So, I really appreciate it. Thank you so much and I love you. Kinikilig yun. Yeah. Papanoorin niyo to sa YouTube. Papanoorin niyo yun. Sa-search niya yung pangalan ko. Ayun, Gabby, grabe. In this interview, parang ang daming facets of Gabby yung nakilala ko right now. So, I want to get to know you even more and I bet the fans want the same thing as well through a question and answer portion. Because this vlog won't be complete without it. So, we'll start with the personal questions. Okay. Okay, so, Gabby. What is a personal quality that most people remember about you? That I'm someone who's very flexible. That whatever task you give me, I can do it. Even if hindi ko pa siya natatry before, kasi I'm willing to parang learn. And siguro kasi kahit saan mo din ako ilagay na circle, kaya ko din siyang pakisamahan. And that's something na palagi sinasabi sa akin ng tao, uy, buti na lang no, ikaw sinama ko, na nakabayad ba din yung mga friends ko, yung ganun. So, I think that's one thing na important din when you're competing. Kasi syempre, especially when you're competing sa international pageant, na hindi na lang 40 candidates yung mga kasama mo, but more than double 70 or triple, pa. Double, yeah. Tapos, yun yung parang, sabi din sa akin ni Kuya Oral, na parang, yan yung something na nakita ko sa'yo when you first competed internationally. Kasi nag-compete na ako before. Tapos sabi niya na, ang bilis mo maka
halubilo, even if first time mo. That's actually a strong na soft skill a candidate must have. And not everyone knows this. Mm-hmm. And all throughout talaga, kinakausap kita, parang, ano, you're such a thinking candidate. Pero you say it in such a light way that it comes just so naturally for you. Wow. Your second question. If you were to break one habit, what would it be and why? Oh my gosh, my 5 minutes habit. Ano yung 5 minute habit? Yung ano, yung palagi akong... Pagkagising ko, okay, 5 minutes, wait. Negotiation. Kaya parang nade-delay na sana matanggal ko na yon para I can do things ng mas early or mas maging productive pa yung... Yeah. So you're a negotiator pala. Yes. 5 minutes extension, alarm clock snooze. What is one thing that you need to overcome? Let's put this in the setting or context ng you competing in your international pageant. Me overthinking. Kasi I'm an overthinker, Ate Nicole. Parang palagi kong iniisip, takot ako magkamali. So natatakot akong ma-judge ako ng mga tao. Ino-overthink ko yun. But right now, I'm really trying my best. Natanggalin yun sa akin. Kaya nga nung journey ko, di ba, last binibining Pilipinas, na parang in-enjoy ko. Kasi parang the more I enjoy my journey, the more na hindi ako nag-overthink. Next question. Medyo palalim na tayo. How would you help a woman who has no self-confidence? First and foremost, I would share to her my story. Kasi I was one a shy girl before. I was one of the shy girls before. And then wala akong confidence kasi I keep on comparing myself to other people. And then when I learned to stop comparing myself, dun ko nakita yung value ko as a person. And mas naging confident ako. Kumbaga, this is me. And it's up to the people na if they will appreciate me as who I am. Or it's up to the people if they will give me parang criticisms na pwede kong ma-improve yung sarili ko. What is the most important advice your mother gave you? To never give up on what I want to achieve in the future. Kasi it wasn't a smooth sailing journey for me, especially in pageantry. I was also one of the girls who experienced na parang ilang pageant na, pero wala man lang ako kahit isang title or kahit runner-up before. But then I realized na, okay, naglalak lang pala ako dun sa determination ko, yung will ko to win, and yung, kumbaga, yung mindset ko na kaya ko. Kasi nga before nga, super shy talaga ako. And parang yun yung naging hindrance sa pag-perform ko. So looking back, parang, ah, kaya pala. Yes. Kaya hindi binigay sa akin yun before. Mm-hmm. And now that binigay na to sa'yo, you're equipped with these realizations, with these lessons, how does that make your reign better? How does that make your crown more worthwhile to you? Kasi ngayon, I'm trying to see things positively na. Not unlike before na, bakit? Palaging bakit ganyan yung nangyari? More on ngayon, ah, kaya pala, kasi ako din sa sarili ko, I learned to accept my mistakes before, I learned to accept yung mga pagkukulang ko before, and now what I'm trying to do is to just improve myself, to change how I see things, and to change how I approach things. So Gabby, are you ready for your serious questions this time? No. Your first question is, in the wake of worldwide conflicts and calamities, how is winning the beauty title important and relevant today? People see pageants for glitz and glamour only, but pageants is more than that because beauty queens use pageants as a platform to be heard by a lot of people. And there's a lot of people who look up to beauty queens. And it's one way of spreading your thoughts on how we can solve things or how we can understand things more. Your second question is, if you have the power to improve the status of women in your country, what would you do? Ooh, that's tough. But I would start with encouraging all women to not be afraid
to show their capabilities, to never let other people limit their capabilities, because us women know ourselves more than anyone else. And hindi dapat tayong magpa-stop dun sa judgment nila sa atin, because we are more than what other people think. So with that, siguro dun na lang din magsa-start yung confidence ng mga babae to go out there. Finally, your last question. So much has happened to us in the course of the year. When we emerge from this crisis, what positive change do you foresee happening to humanity in general? More understanding. Kasi with what happened with COVID-19 and with everything that we faced in a year, masasabi ko na people are being more understanding, especially with what other people are feeling. People try to adjust to the situation of the people that they are talking to. They are becoming more sensitive, and that's a good start for unity in the future. You've spoken to Cindy already, the reigning Miss Intercontinental. Continuously kaming nag-uusap. Sabi niya, just enjoy the journey, and naniniwala ako doon because I will never be binibining Pilipinas Intercontinental twice. So, talagang kailangan ko siyang i-enjoy, and sabi talaga sa akin ni Cindy na, girl, kaya mo yan. Then I'm holding on to that na si Cindy nga sinabing kaya ko eh. Yeah. Ako pa kaya, in-doubt ko yung self ko. So from there, namomotivate din ako ni Cindy. And palagi niya ako sinasabihan na if there's anything that you need, just let me know. Kasi andito lang ako, I'm just a one text away. Well, totoo naman, isang text ko lang may reply na ako. What about, kasi si Cindy, yung strength niya is in her Q&A. Parang siya yung tipong, pagka pumasok talaga siya ng top 5, wala na, erase na yung mga kalaban. Kasi Q&A, strength yan ni Cindy. Pero ikaw, ano yung sa tingin mo magiging sandata mo? Stage presence siguro. Given the pasabogs ng team ko, if I was able to do it sa Binibining Pilipinas, feeling ko kaya ko din siyang gawin sa international stage. So, alam ko naman na I still need a lot of improvement, especially when it comes to Q&A. Kasi ang dami pwedeng pumasok ng mga social issues eh. And pwede siyang madagdagan every day. May bago tayong issue every day. Yes. So, yun, kailangan ko siyang continuous na pag-aralan. But then, sa mga performance, feeling ko yun yung naging strength ko eh. Magiging iconic ang iyong reign, for sure. Thank you so much, Gabby, for gracing us with your presence. It was so wonderful finally getting to sit down and get to know you more. Kasi lagi ko lang talaga nakikita si Gabby pag backstage mabibisan. Palagi ako nagpapapicture. Nicole, picture ka. Yeah, and I always found you so pleasant. Kaya dahil dyan, unang toka ka sa akin sa interview. And let's all support Gabby, guys. So what can we look forward to in the... Yes, you can follow my social media accounts on Facebook and Instagram. It's Gabriel Basiano. And for more of my Miss Intercontinental journey, you can follow Binibining Pilipinas Official on Instagram and Facebook. And also, please follow Ate Nicole Cordoves. Wow, thank you. So thank you so much, guys, for watching. I hope you enjoyed this episode. Don't forget to subscribe to my channel. Hit like and hit the notification bell. So, tinuruan niya ako. Grabe, kinakalawang na ako, guys. I'm sorry, ang tagal ko hindi nag-upload, pero ito na po talaga. Let's all support Gabby, guys. Bring home the crown. Ayaw naming ma-miss. Yeah. Make it stay in the Philippines. Yes. Hindi siya magiging easy, pero walang nagsasabing imposible. Yes! Kabogera ka dun. Bye, guys!